Filipino-American top NBA prospect Jalen Green excited nang may representa ang ating bansang Pilipinas sa NBA ayon nga yan sa NBA mismo. At Gilas Pilipinas tinambakan ng gusto ang host country sa 10th King Abdullah Cup na Jordan. Yan ang ating pag-uusapan for this video, mga ka-hoops. Pero bago yan, mga ka-hoops, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-follow ang ating official Facebook page bilang pagsuporta dito sa ating channel. Yes, is 2-1 standing para sa ating pambansang kupunan sa 10th King Abdullah Cup na ginaganap ngayon sa bansang Jordan. Nabahagi pa rin na paghahanda ng mga kupunang kasali sa 2022 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jakarta, Indonesia. Nakuha ng Gilas Young Players ang kanilang pangalawang panalo sa torneyong ito nang talunin nila ang kupunan ng Jordan na sila nga ang host country sa event na ito. Siyempre, inaasahan nga sa kanila ang home court advantage, pero pinatunayan ng ating mga batang malalaro na wala ang advantage ng home court kung maglalaro ng may disiplina, puso at sumusunod sa sistema ni Coach Tab. Tinalo nga ng Gilas ang Jordan sa final score na 90-63. Medyo tambak nga ang kinalabasan ng resulta ng laro. Ang best player natin sa game na ito ay ang ating all-around player na si Dwight Ramos na nagtala ng 21 points. Sinunda naman ito ni Baltazar na may 13 points at si Heading na meron namang 11 points. Mamaya ay makakaharap nga ng Gilas ang world number 34 team na Tunisia na tumalo din sa atin noong 2019 FIBA World Cup. Samantala, sa ibang dako ng ating balita, mga ka-hoops, Jalen Green excited na irepresenta ang ating bansang Pilipinas sa pagpasok nito sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Sa post nga mismo sa official na social media account ng NBA ay sinabi nila na excited na nga ang Filipino-American top prospect na si Jalen Green ay representa sa NBA ang Pilipinas. Marami nga mga Pinoy basketball fans ang bumabatiko sa pagiging may dugong Pinoy ni Jalen. Kesyo hindi raw ito proud, hindi ito eligible sa Gilas at hindi niya kinikilala ang kanyang pagkakaroon ng dugong Pinoy. Kahit pa nga ilang beses nang pumunta sa Pilipinas si Jalen at naglaro pa sa NBTC na ginaganap sa MOA Arena. Pinakita nga ni Jalen sa pagpunta niya dito sa ating bansa noon na niyayakap niya ang kultura na nagpapatunay na kinikilala niya ang pagkakaroon niya ng may dugong Pinoy. At sa palagay ko, hindi nakasalanan ni Jalen kung bakit hindi ito naging eligible sa ating national team dahil wala ngang nag-guide sa kanila sa pagkuha ng Philippine passport before siya mag-16 years old na isa sa pinakamahigpit na rules ng FIBA para sa mga dual citizen players. Sa katunayan, sa isang interview noon ay sinabi nito na kung may pagkakataon nga daw ay willing pa rin itong maglaro sa Gilas kung mabibigyan siya ng tsansa. Si Jalen ay official ng papasok sa NBA ngayong araw, 2021 NBA Draft, at posibleng makakuha sa kanya ay ang kupunan ng Houston Rockets sa second overall pick, kung kaya't dalawa na sila ni Jordan Clarkson na magre-representa ng Pilipinas sa NBA kung sakali, at magiging rason upang mas tutukan at abangan ng mga Filipino basketball fans ang NBA. Kaya't ating suportahan si Jalen Green sa kanyang pagpasok sa NBA 2021 Draft mamayang 8 PM oras dito sa Pilipinas, mga ka-hoops. I think it's awesome. I live in the Philippines. They show love and support. I'm just happy I get to represent them. I'm happy that I have family out there and I'm tied into the Philippines. So I'm excited and I hope they're excited.